Yo, magandang hapon sa inyo. Eh, nandito lang tayo. Lumabas lang ako para magkwento. Iniisip ko na doon na lang sa bahay magkwento, pero eh, gusto ko rin yung nakikita niyo yung paligid rito habang nagkikwento ako. Iyon, at the moment, eh, yung mama na yan, nakabingwit ng maliit na isda. Eh, may sukat yung mga hinuhuli dito. I mean, bawal yung maliliit and bawal din yung masyadong malalaki. And pag mamimingwit ka dito, kailangan meron kang lisensya. Yung lisensya ay affordable naman, nasa $7, $15, saka $30 yata yun. Kumuha at ako dati ng lisensya yung $30 na valid for 1 year. Yun, siguro nagamit ko isang beses. Isang beses lang ako namingwit. Namingwit ako noon nung may isang lokal dito na nanonood ng YouTube video ko and niyaya niya ako mamingwit. Yun si Mr. Spencer, doon nakatira sa may kabila. Yun, wala naman kami nahuli noon. Yun. And hindi ako marunong mamingwit. Meron akong bingwit sa bahay. Pang bata, binili ko lang para mayroon bang masabi na mayroon ako. And binili ko yun kasi maliit lang. Iniisip ko pwede kong isabit dito sa bisikleta para kung sakaling gusto kong mamingwit, eh pwede kong dalhin gamit itong bisikleta lang. Ayun, pero hindi na ulit. Hindi na naulit. Sinubukan ko dati minsan dito, wala naman akong nahuli. Yun nga, dahil nga hindi ako marunong. Pero nung bata pa ako, yung mga pamilya ko, eh namimingwit kami kasi yung bahay namin eh malapit sa dagat. Bali, hindi naman masyado malapit. Kumbaga, tabing rilis. Kumbaga, highway. And then, tabing rilis. Rilis ng tren papuntang Bicol. And then, bahay namin. And then, palayan. And then palaisdaan, yung mga palaisdaan, and then dagat na. Yun, ganun. Walking distance, pwede lakarin. So yung mga kapatid ko na namimingwit dun, kasama ako, bata pa ako nun eh, mga bago ako mag 7 years old. Nandun kami sa baryo na yun nakatira. And yung mga bahay-bahay dun, eh magkakalayo. As in, kahit magsisigaw ka, ay hindi makikinig ng kapitbahay. Kahit magkaraoke, siguro kunting kinig lang, pero hindi sila mabubulahaw kahit nga magkakanta ka dun. Ayun. Pero ngayon, magkakalapit na rin yung mga bahay dun sa barangay namin na yun. Pero, ayun, wala naman na dun yung mga, ang nakatira na lang dun ngayon, ay yung kapatid kong lalaki. Mas pinili niyang dun tumira sa baryo na yun kesa sa bayan or sa Maynila. Yun. Eh, maraming nagbago sa buhay. Simula sa buhay probinsya, doon nga sa baryo, tapos eh, lumipat nga pala kami sa bayan kasi doon dati sa probinsya, eh, may mga NPA nung time na yun. Eh, yung kapatid ko umuwi ng gabi galing sa Maynila kasi nagtatrabaho sa Maynila eh nakatira sa dun sa pinsang ko. Umuwi ng gabi yung kapatid ko, kumakatok, hindi nagsasalita. Kumbaga nagbibiro ba. Ayun, ay ang iniisip nung tatay at nanay ko eh mga NPA. Kasi nung mga time na yun eh yung mga NPA daw eh nanghihingi ng mga donasyon, mga ganyang bagay. So yun, natatakot yung mga magulang ko kaya lumipat sa bayan. Yun, maganda sana dun sa baryo na yun eh kasi malapit sa ilog. Parang ganito yung style kung iisipin. Kaso ang problema lang, walang pera. Yun, ang hanap buhay ng mga magulang ko dun eh pagtatanim ng palay, pagtatanim ng mga halaman. And syempre, may palaisdaan din, nangingisda doon, mga sari-sari. And may mga alagang hayop, may mga pabo, mga manok, syempre, mayroon kami mga kalabaw. Mga parang hasyenda eh. Parang mayaman, pero hindi, mahirap lang, walang pera. Walang pera ng mga time na yun. Kumbaga,
kakain kami ng tatlong beses isang araw dahil dun sa mga resources dun sa paligid ng bahay. Ayun, syempre may mga bigas kami, palay, and yung mga halaman. So dun ang gagaling yung pinaka ikinabubuhay namin. Ayun, pero pera, walang pera. Hindi nga ako naka-experience magkaroon ng laruan eh. Hindi ko na-experience yun na magkaroon ng laruan. Nagkaroon ako ng isang bola. Yun, bigay lang yun ng kuya ko na galing sa Maynila. Yun lang, yung naging laruan ko noon. Mga time na yun, yung mga bata pa ako. Ang mga laruan ko noon ay mga tibig. Alam nyo yun, yung bunga ng punong kahoy na bilog, parang santol. Mga ganun, yun yung ginagawang gulong. Or yung mga kahoy-kahoy, yun yung mga pinakalaruan na ginagawang traktrakan. And yung mga paragus, sumasakay sa paragus, hila-hila ng karabaw. Yun, mga nagbubungkal-bungkal ng lupa. Nagtatakbo-takbuhan dun sa pilapil. Sa pag nagtatanim ng palay mga magulang ko, nakikigulo ako dun. Mga ganun bagay, yung mga nakagisnan kong gawain ng batang-bata pa ako. Yun nga, nawala yun nung lumipat kami sa bayan. Ang tinirhan naman namin dun sa bayan, bahay ng lolo at lola ko. Yun. And dun ako nag-aral, grade 1 kaagad, walang kinder, walang daycare. Grade 1 kaagad. Kasi nung mga time na yun, parang nagsisimula pa lang yung mga daycare, kinder na yan. Ayun, ganun yung buhay-buhay. And yun, nung elementary, dun ako sa paaralang bayan, nung bayan namin. And mahihiyain ako. Dun ko naramdaman yung mahihiyain ko nung nandun ako sa lumipat na sa bayan. Siguro inisa rin sa naiisip ko dahil taga-baryo ako, mga ganun. Yun. Kumbaga, nung baby ako hanggang sa naging, yun nga, mga 6 years old, iniisip ko hindi ako exposed sa maraming tao kasi yun eh, baryo yung tinitirhan ko eh. Kumbaga, na-expose lang ako talaga nung lumipat na sa bayan kung saan mga 6 or 7 years old na ako. Mahiyain ako nun, tatandaan ko. Hanggang ngayon, mahiyain pa rin ako ha. Yun, doon ako nag-aral and nawala rin yung hiya ko. I mean, ibig sabihin nagkaroon din ako mga kalaro sa mga yung mga kapitbahay doon, marami rin mga bata eh. Kalsada ang karaniwang pinaglalaruan namin. O kaya doon pumapasok kami doon sa school kasi yung bahay namin kalapit lang nung high school. Yung high school, mayroon doon isang teacher na doon nakatira sa gate ng school. Masungit yun nung time na yun. Kumbaga, sinisigawan yung mga kabataan, yung mga bata kami. Sinisigawan, sabi, "Huy, bulog!" Mga ganyan. "Umalis kayo dyan, huwag kayo pumasok." Mga ganyan. Yun, sinisigawan kami. Takot na takot kami doon sa teacher na yun. Sipin nyo, doon siya nakatira sa loob nung school. Yung pasensya ko na kayo kung hindi ko binabanggit yung mga pangalan kasi syempre may mga privacy rin yun eh, baka makilala nyo, pero totoo yun ako na ikwento ko yun. And ordinaryong bata lang ako nung elementary. Bali, natatandaan ko 2 beses kami pumapasok sa maghapon. So sa umaga mga alas 7 papasok na. And then babalik sa tanghali sa bahay para mag-lunch. And then babalik uli sa hapon, mga alauna. And then uuwi na ulit ng mga alas 4. Yun, makakapaglaro ka pa lang pagkatapos ng klase. And then manonood ng TV dun sa kapitbahay. Isa lang yung may TV dun sa may kapitbahay eh. Kahit malayo na yung kapitbahay, nakapunta pa rin dun sa bahay ng kapitbahay na may TV para manood. And yung bahay ng kapitbahay ay napupuno ng tao pag mga bandang alasan na, mga bandang hapon, dumadami na yung tao dun sa bahay nung
sa loob ng bahay ng kapitbahay. Ganun. Hindi nakakahiya kasi lahat naman eh. Ewan ko lang. Siguro sa ngayon lahat ng bahay dun sa streets na tinitirahan ko dati nung bata ako, may mga kanya-kanya ng television. So yun, hindi na mga kapitbahay para manood lang ng TV. And ang karaniwang nilalaro namin noon ay mga luksong tinik, mga ganyan. Baril-barilan, taguan, sari-sari. Minsan pumupunta kami sa gubat, sa bundok. Minsan nangangalakal kami. Nangangalakal na umuha ng mga bakal, bote. Trip-trip lang ba? Kasi noong time na yun, bilang isang bata, yun lang yung isa sa paraan para magkaroon ng pera. Ah, isa pa. Namumulot kami ng bula. Alam nyo yun, pag may naglo-loan tennis, yung mga medyo may kaya dun sa bayan namin, naglo-loan tennis dun sa school. Kasi yung school, merong mga palaruan eh. I mean, may mga, yun, basketball court, may mga court. Yun, pupunta kami dun, namumulot kami ng bula, tapos binibigyan kami pag natapos na yung game nila. Yun, ganyan yung mga paraan ng kabataan namin para magkapera. Siyempre, walang telepono, walang mga kung ano-anong laruan na electronics. Sa pagkakaintindi ko, bihira din dun sa... I mean, sa pagkakaalam ko, bihira din kahit dun sa mga kapitbahay ko ng mga bata ang nagkaroon ng laruan. Lahat kami may hirap. Kumbaga, ewan ko. Kumbaga, noong mga panahon naman na yun, ang mga laruan lang, bola, or yung mga truck-truckan, mga ganyan lang, mga plastic-plastic lang. Bihira pa yung mga electronics na or battery-powered na laruan noong mga time na yun. Ibig ko sabihin eh, may kaya lang talaga din ang mga kabili ng mga ganong bagay. Mga 80s yun, kung hindi, kung para magkaroon naman kayo ng idea. Mga 80s, nung time na yun, nung yung mga wala pang mga di-battery na laruan. Makaayos ka ng pwesto para makapagkwento ng maganda-ganda. Buti hindi natumba yung bisikleta ko no, habang nagkwekwento. Ito nga pala yung bisikleta ko. Ano yan? Electric bike. Yan yung ginagamit ko sa pang-araw-araw na pagbiyahe, papunta sa trabaho, pabalik sa bahay. 10 to 15 minutes lang naman yung papunta sa trabaho eh. And then, pag namamasyal ako dito, tuwing day off ko, nagagala ako dito, gamit lang yung bisikleta. Pag nag-grocery, yan din yung ginagamit ko para bumili ng mga bagay-bagay. Or pagpupunta dun sa shopping mall, dun sa kabila, mga ano lang yan, mga 20 minutes, yan din lang din yung ginagamit ko. Basta yan lang yung ginagamit ko, electric bike yan. Bali, chinacharge ko yan ng 6 hours. And yung charge na yun ay tumatagal ng mga 50 kilometers na ipag-nakaturbo. Or yung pang-araw-araw na bisikleta ko dito, tumatagal siya ng 7 days. Yun. Okay, mabalik tayo dun sa nung bata ako. And nung bata din ako, nung mga elementary, mayroon kaming bisikleta, racer. Yun, natatandaan ko, kinalawang na lang yun eh, kasi hindi na re-repair. I mean, kung i-re-repair mo, gagastos. Katulad nga ng nabanggit ko, wala kaming pera noon. Kasi, yun nga, magsasaka lang yung mga magulang ko. And magsasaka sila na hindi, kumbaga hindi ba negosyante. Yung inaani namin, pang amin lang. Hindi binebenta or hindi pinapabenta. Minsan mayroong mga bumibili pero yung kusang loob nilang bumili. Yun yung nagkakapera. Ang nagkakapera kami yung sa lukad. Yung lukad yung kopra. Yun, doon kami nagkakapera kasi syempre yung kopra binebenta yan. Hindi yan katulad ng bigas na pwede mong ikip na at kainin. Yun, dun sa kopra kami nagkakapera. Kaya pag nagkakaroon ng bagyo, yun, pangit.
walang pera, sayang, sayang yung nyug. Nyug, yung nasasayang. So, doon ang gagaling yung pera namin sa pagkukupra. And, yun yung kabataan ko nung mga elementary ako. Eh, natatandaan ko nung bata ako, paborito ako ng mga kalaro ko eh. Lalo na pag baril-barilan or tagu-taguan. Kasi ako magaling ako magtago. Kumbaga ako parati yung pinakahuling napapatay. Kumbaga ako yung bida. Ganun. And ako rin yung tagagawa ng mga saranggola, mga ganyan. Ako yung tagagawa ng saranggola. Lalo na mga bata-bata sa akin ng konti. Ako yung gumagawa ng mga saranggola nila. Yun. And mahilig na talaga akong kumanta dati pa. Yung kahit na wala kaming may radyo kami pero transistor radio lang. Yan, sandali, makakuminto ako ng pag-vlog kasi may mga tao dito eh. Yun, nakikinig parati ng mga music na transistor radio, FM radio. Yun, kaya hanggang ngayon, alam nyo yung mga music na kinalakihan ko nung simula nung elementary ako hanggang high school. Yun pa rin yung music na paborito ko or natatandaan ko hanggang ngayon. Yun. Nung pumunta na ako sa Maynila, wala na akong access sa mga bagong music. Yun, kasi yun nga, walang pera, walang pambili ng Walkman or ng Desman or ng walang pambili ng para sa music ba? Okay, buti malakas pa rin yung loob ko na magkwento kahit na may mga tao na dito. And mabuti hindi ako pinapansin ng gaano, pero binati ko sila. And naghay naman and kumiti. I'm sure naintindihan nila yung ginagawa ko. Yun. And kung mapapansin nyo, wala na yung araw. And yan yung pinaka-reflection niya ngayon. Yan. Doon lumubog yung araw. Dati, bali, lumulubog dati yung araw doon. Papaykot hanggang ngayon dyan. Nung mga winter season, yung araw dito lumulubog sa party dito. And doon naman siya nagra-rise. Yun. Baliktad nga pala yung panahon dito sa Australia kung ikukumpara sa Western. Kumbaga dyan sa Amerika, Europe. Kasi yung summer dito, ngayong December. Diba ang winter, December. Pag nagpapasko yung mga snow na yan sa Europe or sa Amerika or sa Asia, sa yata, sa Japan yata. Ganon. Yun. Yun lang. Gusto ko lang i-share yung kabataan ko. Sa susunod ulit, maraming salamat.